Magandang magandang araw po mga katukayo. Dadako na naman po tayo sa aming backyard farming. Naalala niyo po ba yung limang bibi natin last year? From 5 Muscovy po, plus 20 na po tayo. Nagsimula na po silang mangitlog after 6 months, naging nanay ng 3, 4, 5 hanggang sa makabuo ng 22. Sa kasamaang palad, kinagat ng aso ang isa at tuluyang nilagutan ng hininga. Pati malaking daga, pamatay din ng isa, kaya ngayon 20 na lang natira. Itong limang bibi na to ngayon ay pangalawang henerasyon na. Anim sana pero namatay ang isa. Sa di malamang dahilan, bigla na lamang bumulagta. Pero sinusuguro ko sa inyo, hindi yun corona. Iniwalay na namin ang mga magulang para makapangitlog silang muli at para na rin maturuan ang mga bibi na mamuhay sa sarili. Huwag lang sana madadali na mga dagang parang pusa kalaki itong mga cute at masisigla naming bibi. Kung mapapansin nyo po, may sisiyo na isa. Tagapagturo daw ito kung paano tumuka. Kahit dito, kahit doon. Walang pakialam kahit anong direksyon. Mapunan lang ang gutom kahit walang inom-inom. Bakit kaya masyadong malayo ang tubig na maiinom? Para tuloy silang hirap sa paglunok habang lumalamon. Pagkain nila'y sadyang may kamahalan din. Purong feeds ang aming pinapakain. Baka naman, pwede mag-request sa mga feeds company dyan. Pa-sponsor na rin. Shoutout ko po kayo paglaki ng channel ko. Siguradong feeds nyo, mabibili ng todo. Sapagkat naniniwala ako na lalaki ang farm ko. I claim it sa pangalan ni Jesucristo. Tuka dito, tuka doon, inom dito, inom doon. Bilis-bilisan nyo namang lumaki ng makasample ng lechon. Nako, siya nga pala, bago ko makalimutan. Balak pala namin ni Mrs. gawin tong palahian upang mas madami na namang inahin na magsisi itlugan. Patakaw sila ng patakaw habang sila'y lumalaki. Kaya naisip tuloy ni Mrs. bigyan sila ng bagong kutahe. Nagluluto siya ng durog na bigas, sabay halo sa darak pagdating ng umaga. Sa mga di nakakaalam, sa Ilocano, pegpeg at darak ang tawag nila. Dapat sana ang kinakain nila ang itsura'y parang lugaw. Subalit napadami yata ng paglagay ni Mrs. ng sabaw. Pagkain nila tuloy, parang labaw-labaw. Sa akin, wala namang kaso. As long as lahat sila ay naasikaso. Isa lang talagang masasabi ko, the best talagang Mrs. ko. Sapagkat siya talaga ang nag-aalaga ng lahat ng ito. Sa mga nais pong mag-alaga ng mga pato, sipag at tiyaga lang po ang kailangan dito. Kahit di ka biyasa sa pag-aalaga, matututunan mo din ito katulad ng Mrs. ko. Tignan niyo po sila, kay sarap nilang pagmasdan. Parang katulad ng isang pamilya, sabay-sabay din sa hapagkainan. Parang isang boodle fight din lamang kung ating titignan. Of course, kung may boodle fight sa mga tao, mayroon din naman po sa mga pato. Anong akala nyo? Ang kagandahan sa mga patong ito, sama-sama habang kumakain. Hindi sila choosy kahit ano ipakain. Hindi katulad ng iba dyan, choosy pa kahit wala na makain. Kailangan din ng Muscovy ay naglalagi sa labasan ng insekto at berding dahon ay makakain din naman. Kaya ginawa namin, nilipat sila ng kulungan at parang free range na rin ang kinalabasan. Sa aming bakuran, meron din kaming munting taniman. May kangkong, talong, saluyot, okra, kamatis at kung ano-ano pa. Sobra-sobra na sa pangkonsumo kaya pinakain na namin sa pato. Menos gastos din po ito kaya ay encourage din na magtanim din po kayo. Gulay is life, ika nga. Pag may tinanim, may aanihin. Sorry na lang sa kasabihang, pag may tinanim, iba naman ang kakain. Sa mga gusto ng gulay, pwede kayo magpunta ng bahay. Siguraduhin nyo lang na kayo po ay nakapagsuklay. Dahil may apat kaming asong, siguradong nagbabantay. Nangangat sa taong di pa nakapagsuklay. Tignan nyo po itong isa. Feeling niya star siya. Ang akala niya kasi, malinis ang paa niya at talagang pumagitna pa.
makasama niya tuloy, parang nawalan ng gana. Itong si puting tatay, parating nakantabay. Naghahanap ng butas para mangapit bahay. Nagbabalak din ata na makakain ng masarap na gulay. Pero sorry na lang, puting tatay, hindi kanila kakulay. Hay naku mga kakulay, tapusin na nga rin natin to ng makapagbunot ng kilay. Nagulat, Mark Itlogan.